In this video, pag-aaralan natin gumawa ng histogram in terms of using Excel. We have our raw data here, the Introduction to Statistics quiz score, and we have 64 students. Sa video na ito, tuturuan ko lang kayo na gumawa ng histogram and using pivot table. Okay, so first things first, gawin natin is i-highlight lang natin itong 60 yung scores ng 64 students including the label sa column. And then we will go to insert. And nakita niyo diyan yung dito item, which is pivot table. And pagkapindot niyo diyan, don't do anything. Ang gawin na lang natin is create a new worksheet doon na mismo sa loob, sa bagong worksheet. So after that, click OK. Yan. Now you have a pivot table. Okay, fields. Now ang gagawin lang natin, ito idadrag lang natin tong intro to stat quiz score, then idadrag natin sa rows. Again. Yan. So, okay na. So, nagkaroon na tayo ng... Ay, hindi pa dapat ito. Yan. So, kunwari, wala pa. Ano? Pindutin natin ulit. Lalabas kasi dyan sa inyong laptop. Magiging ungroup pa siya. No? Yan yung row labels. Then, highlight nyo ulit yung intro to stats quiz score. Then, i-drag nyo sa values. So, dito, mapapansin nyo nakasum. Yung grand total niya ay yung weight times the number of frequency. So, ang gagawin natin, para maging frequency lang siya, hindi sum ang nakalagay, kundi count, ikiklik nyo tong nasa baba na to na arrow. And then, view field settings. Sa view field settings, ikiklik nyo dyan yung count. Pagka-click ng count, click OK. Yan, malakikita nyo na kung ilan ang nag-score ng 6, ng 10, ng 11, and ang sum lang niya ay 64. So, coming from that, yan yung gagamitin natin na example. Now, balik tayo sa ating paggawa ng bins. So, may bin scores ang gagawin natin. So, may upper bin, lower bin, or kung sa senior high yan, ang gamit is upper limit, lower limit. Para mangyari yun, click mo lang yung row labels. Then, anywhere there, then click, right-click nyo, click group. Pagka-click ng group, pipili ka ng iyong class interval or class size. Ibig sabihin, yung pagitan ng mga variables from first class to another. So, kung ang gagawin mo ay by tens muna. Mapapansin nyo sa by tens, tatlo lang. So, 6 to 15, 16 to 25, 6 to 35. So, ang gagawin natin, para mas makita natin siya pag hinistogram, babaan natin ng class size. So, saan nagmumula yung class na grouping? For example, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 10. Then, 6, 16 minus 6 is 10. So, doon nagmumula yung class width or class interval or class size. So, since tatlo yan, at tatlo lang i-graph natin, parang medyo hindi mo makita yung distribution or normal distribution ng data. Kung gaano siya ka-distributed. So, ang gagawin natin, babaan natin. Ano? Gawin natin, for example, is 5. Yan. So, 5, mas makikita mo na mas okay siya. Mas nakikita mo yung distribution ng mga ranges ng mga scores. So, siguro, okay na yan. So, ang gagawin natin, gagawa na tayo ng histogram. Now, for histogram, i-highlight muna natin to. Kasi hindi natin pwedeng i-highlight yung row labels kasi meron niyang formula na naka-attach doon sa pivot table. So, gagawa lang tayo ng panibago. Then, pwede tayo gumawa ng table dyan. I-ano natin. All borders, for example,
Then ito ay score bins, upper lower limit ng scores. Then ang tawag dito ay frequency. Gitna lang natin para medyo maganda. Tingnan. Then, hindi siya grand total kasi siya ay total lang. Now, after having that, bold lang natin. Then, gitna, then bold. Now, pwede na tayong gumawa ng table. So, histogram, gagawin mo lang is attach, ano mo lang to, highlight mo lang yung gitna. Then, insert. Then, punta ka dun sa ito, 2D column, recommended charts. Yan. Tapos, click mo yan. Now, after clicking, yan na yung histogram mo. Now, walang label. So, lagyan natin ng histogram. Now, tingin nyo, this is a bar graph. Bar graph yan, hindi yan histogram. So, paano magiging histogram? Kailangan magkakatabi yung ating mga bar line. So, para maging magkakatabi yan, click mo lang itong mismong bar. Then, right-click, punta sa format data. Format data points. Yan. Format data points, punta ka sa gap width. Si-zero mo yan. Okay, zero na yung gap width. Okay ba yun? And then, kung pwede mong gusto mo, pumunta ka dito sa may parang pintura na magbubus ang pintura, which is fill. Kung gusto mo solid color, so you may change the color of your graph. For example, orange. Hideout pala lahat. Lahat pala yan dapat. Solid. Then same. So, dapat yan ay nachi-change na agad. So, mali ata yung napindot ko. Dapat pang lahatan. Okay. Sorry na agad. And yung isa pa na iwan. Okay. So, after mo gawin yung orange, kung ano mang kulay ang gusto nyo. Ang gawin natin, para mas makita pa siya, yan, i-click mo pala lahat. Yan, mali ako kanina. Go to fill again, and then border. So, border, ang gawin mo ay i-solid line mo siya. So, pwede mong gawin ay color green. Dark green. For example. Yan, nagkaroon na siya ng line. Ang sakit sa mata ng orange. Pero okay na yan. So, I think you got the point. Kung gusto nyo green, then gusto mo ang borderline mo ay orange or yellow or red. Bahala na. So, for design purposes, nasakit yung mata ng red. Pwedeng black na lang para walang problema. Yan. So, nakita nyo na yan yung sample histogram. But, you can alter it pa, no? So, gawin natin ay itong part na to ay lagyan natin ng label. Kasi hindi alam na frequency yan, eh. So, ang gagawin mo lang, pupunta ka sa format, axis. Ay, hindi pala. Punta ka sa dito pala. Insert. Ayan. Designs. Yan. Sa design. Chart tools, designs. Chart add chart element. Lagyan mo lang sa axis title, vertical. Palitan mo siya ng frequency. Frequency. Tapos, kung gusto mo lagyan dito sa baba, pwede ka rin mag-add axis title, horizontal. Pwede mo yung score bins. Ayan. And then, palitan mo yung histogram para maging mas formal. Pulsay 1, pulsay 1, introduction to statistics, quiz score, histogram. And that's it. Ganyan gumawa ng histogram gamit ang Excel.